Good day mga ka-all pet matters. Today ay i-training natin ang ating puppy para mag-behave sa grooming table. Ang mga aso po para mag-well behave habang ginugroom sila ay dapat i-train na po natin sila habang sila ay small puppy pa lang para masasanay na sila kung paano i-groom. Ngayon po ay susuklayin natin ating puppy. Kailangan po ay araw-araw susuklayin natin sila at paunti-unti natin silang tuturuan sa ibabaw ng lamesa kung saan tayo nag-groom para masanay na sila at a very young age, para pag nag-mature sila ay well-behaved na sila. Yeah, tapos taas natin yung dalawang paa kasi sa grooming po ay tinataas din yung dalawang paa para good tingin o kaya i-shape ang ilalim ng belly nila. Okay, oh. Unti-unti lang po natin silang turuan kasi hindi naman po makukuha to ng isang beses lang, well behaved na sila. Kailangan po mag-imit natin gagawin ito para ma-tanim sa isip nila na mag-behave sa grooming table, at lalo na po pag atin silang ginugroom. Kahit mga ilang minuto lang po, kahit mga 5 minutes lang every day, lagay po natin siya sa ibabaw ng lamesa para masanay na siya, kasi sa ganun paraan po ay magkakaroon po siya ng confidence at tiwala na nasa mabuting kamay siya habang ginugroom siya. Yan, okay. Tapos pati po ang blower ay training na rin natin siya para masanay na rin siya sa tulos natin gagamitin, pati sa ingay na napoproduce ng blower para masanay na siya. Kailangan po pag ginugroom natin ang ating puppy o kahit hindi na puppy, kahit adult na ang ating alagang aso, ay nasa ibabaw po sila ng lamesa para wala po tayo nakakaligtaan na part ng kanilang katawan na hindi natin nasuklay. Kasi po pag nalimutan tayo na hindi nasuklay o kaya ay hindi natiyo, doon po magsisimula ang natawag na mating. Okay.
hanggang sa lumaki po sila, ay gawin po natin to para masanay po sila. Hanggang dito na lang po ang ating video. Sana ay may natutunan po kayo. Paki-like na lang po and subscribe para po marami tayong maturuan ng mga kapwa po natin na may mga alagang aso. Hanggang dito na lang po. Salamat po and God bless.